الحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tulad ng nakasanay natin, lahat ba ng ano, lahat ba ng dinahanan natin na sura na sa ulo nyo? Sa mga mayigsing sura na yun, baka mamaya, ang layo-layo lang natin, pero wala lang yung maalala. So, ang dami na natin na bigyan ng kahulugan, tama? Nagsimula tayo sa suratun Nas. At ngayon ay nasa suratu Al-Bayyina na tayo. So, sino magbasa? Sige na, yes, ko, basa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. Inshallah, so dapat sa after 2 weeks, dapat sa ulo na lang bawat sa inyo, ha? Inshallah. Oo. So meron kayong 2 linggo para isa ulo ang suratu Al-Bayyina. So hindi lang dapat nasa sa ulo natin yung ayah o yung sura, pati dapat yung kahulugan. So hindi natin pahabain. Actually, papasok tayo ngayon sa sura Al-Bayyina. Ano itong sura Al-Bayyina? Makkiya or Madaniya? Sa tingin ninyo? Hula-hula. Kasi nandiyan ang Hujo eh. Madaniya. Wala namang Hujo. May Hujo ba sa ano? Sa Makkah wala. May Hujo sa Makkah wala. Wala. Saan ang Hujo dati? Sa Madina. O nandun sila sa Madina. Bago dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, nandun na ba sila o nauna ang propeta? Nandun na sila. Actually, nabanggit na sa libro nila si propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam nila si propeta sallallahu alaihi wasallam hindi nagsisinungaling. Alam nila si propeta sallallahu alaihi wasallam siya ay sugo at propeta ng Allah. Kaya nandun sila sa Madina. Anong dahilan ba sila nandun sa Madina? Plano nila, patayin si Muhammad. Kaya lang siyempre, paano nila papatayin yung nag-Muslim yung Madina? Hindi nila ginaya kasi nag-Muslim agad yung Aus at saka Khazraj. Bago pa dumating, si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung pinadala na si Mus'ab bin Umair. Suratul Bayyina, anong ibig sabihin ng Bayyina? Katibayan. Kaya ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith, Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara 'alayh. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Al-bayyina ibig sabihin katibayan. Katibayan. Sa batas ng Islam,
Kapag mayroon kayong reklamo at mayroon kayong bintang sa isang tao, pag ikaw ang complainant, kinakailangan ng ano? Anong hahanapin sa'yo ng judge? Bayina, katibayan. Maniningil ka ng utang? Hahatulan mo na ito ay may ginawang masama? Hahatulan mo siya na hindi siya nagbayad? O kaya ay sasabihin mo na kinuha niya yung pera, ninakawang kanya, kahit sino pwedeng magbintang. Tama? Pupunta sa judge. At ang bintang na yan, may totoo, may hindi totoo. May sinungaling at may hindi sinungaling, may tapat. Pero paano malalaman ng judge na yan ay totoo? Patibayan. Pwede bang sabihin ng judge na, si Ashko kasi hindi na sinungaling yan, kaya hindi mo na kailangan ng katibayan. Pwede ba yun? Hindi tanggap yan. Hindi tanggap ang katibayan na dahil kilala ka. Tama? Kundi ang katibayan ay kung ano yung dala mong mga ebidensya. Halimbawa, kung sisingilin mo yung tao ng utang, anong kailangan ipakita? Resibo. Pag walang resibo, witness. Yung saksi, pinakamababa, dalawa. Okay? Kapag hindi siya nakapagbigay ng katibayan, yun na mag-inutangan ay tumanggi. Anong gagawin sa kanya? Alam niya may utang siya, pero tumanggi. Kasi wala na ipagkitang katibayan, tatanggi rin siya. Lalo-lalo, utang niya, 30,000 riyal. Sabi niya, wala siyang katibayan, hindi na mong babayad. So anong gagawin sa kanya? Manunumpas siya. Ganun na kasimple. Kaya sabi ko, pag mag-ingat-ingat kayo pag-utangan, kasi pag walang katibayan, matatabla kayo. So, albayina, ibig sabihin katibayan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Silang mga kuffar. Mga, pag sinabi kuffar, mga tumanggi at hindi sumunod. Mula sa silang ahlul kitab. Sabi ng Allah, ahlul kitab. Pagkatapos ng mabanggit ng ahlul kitab, wal mushrikin. So anong pagkakaiba ng dalawa? Anong pagkakaiba ng mushrik at saka kafir? Alin ang mas malawak? Kafir o mushrik? Ha? Kafir ang mas malawak kasi saklaw niya lahat. Mapa-mushrik. Hindi ang nagpapalabas sa tao sa Islam, hindi lang shirk, pati kufr. Naintindihan? So lahat sila ay kufar. Pero pinaghiwalay sila dito sa pagbanggit sa ayat, sabi ng Allah, لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا at silang mga kufar, mga tumanggi at hindi sumunod. Sino yung mga hindi sumunod? Sino? Min ahlil kitab? Sino yung ahlil kitab? Kristiyano at saka? Hudyo. Bakit sila tinawag na ahlul kitab? Bakit sila tinawag na ahlul kitab? Sila yung pinadalhan ng kapahayagan. Kaya ang kitab, may kapahayagan, ipinadala sa kanila. Yung ahlul kitab, yung Kristiyano at saka ang Hudyo, yung Kristiyano noon hanggang ngayon, sila pa rin ba yan? Yung Kristiyano noon at ngayon, magkaiba na ba o sila pa rin? Sila pa rin. Magkaiba lang yung mga pag-shirt nila. No? Pero sila pa rin yun. Ahlul kitab pa rin sila. Kasi kung hindi sila yun, hindi halal yung pagkain nila na kinatay natin. Eh, kinatay nila. Kung ang Kristiyano noon, halal yung kinatay nila, at hindi yung Kristiyano ngayon, napatay na tayo. Hindi tayo makakain sa KFC. Di ba? Hindi tayo makakain sa McDo. Hindi tayo makakain sa Jollibee. Hindi ka makapamili sa Palengke kasi iba pa yung Kristiyano noon. Sa ngayon. So, sila pa rin yan. Sila pa rin yan. Mayroon naniniwala na si Jesus ang Allah o Diyos. May naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos. Paiba-iba lang sila na paniniwala. Mayroon Jehovah ngayon. Mayroon dating daan. Pero Kristiyano pa rin. Yung kinatay nila, halal pa rin sa atin. Basta sa kondisyon,
Wala tayong idea kung paano nila kinatay. Nantinayan? Kung nakita mo na pinukpok nila, ay ba't mong kakainin, pinukpok eh. Pero kung wala kang katibayan, bayhina, nandito babalik tayo sa bayhina, wala tayong katibayan, ang original ng pagkain nila ay halal. Ang original ng pagkain nila ay halal, maliban kung mga piyesta. Siyempre, pag piyesta kasi, alam natin na kinakatay nila sa ano, mas malapit ito sa maaaring kinatay nila sa Diyos-Diyosan. Naintindihan? Dahil mayroong duda, manfamanwa ka afil syubuhat, pakadwa ka afil haram. Ang sino bang nagduda, kasi magdududa tayo. Maaaring kinatay nila, maaaring. Kasi piyesta nila yan, so bawal natin kainin. Kasi mas mabigat yung araw na yan, kasi malaking araw nila. Wal musyrikin. Yung musyrik at ahlul kitab, ano pagkakaiba nila? Yung pang ahlul kitab, hindi musyrik? Musyrik hindi. Yung ahlul kitab, musyrik o hindi? Hindi sila musyrik, pero kafir. Musyrik din basta. Musyrik din sila. Ang ahlul kitab, mga musyrik. Sumasamba sila maliban sa Allah eh. Pero bakit siniiwalay ng Allah dito ang mga musyrik? Ibig sabihin, lahat ng kufar, maging may libro man na ibinabasa kanila, ipinadala sa kanila o walang ibinabasa kanilang libro, pareho lang sila mga kufar. So, ibig sabihin, actually, hiniwalay lang ipagbanggit sa kanila para hindi natin maunawaan dito na ahlul kitab lang ang tinutukoy. Pati pala silang mga hindi ahlul kitab, yung mga Hindus, mga Jews, ay mga Buddhist. Oo. So kabilang sila dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na alladina kafaru. Silang mga tumanggi sa pagsamba sa Allah. At sa hindi pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, papasukan natin ng mga konting batas. Pwede bang pakasalan ng ahlul kitab? Hindi. Pwede ba pakasalan ng mga musyrik? Hindi. Dapat, kasi pareho lang sila mga musyrik eh. Pero ang pagkakaiba nila, pag musyrik, walang kapahayagan na ibinabasa kanila. Actually, ginagamit din ng musyrik sa ahlul kitab. Pero pinakamainam na gamitin natin kapag pinahintulutan bang mag-asawa mula sa ahlul kitab, o pinahintulutan mag-asawa mula sa ahlul kitab. Okay? Pero sa kanila mga musyrik, hindi pinahintulutan na mag-asawa mula sa kanila. Ganun din ang kinatay. Halal sa atin ang kinatay ng ahlul kitab at haram sa atin ang kinatay ng musyrik. Kung sakali na may dumating sa atin na tuna o kaya ay mga canned foods, yung mga corned beef, may galing Europe, may galing China, pwede ba natin kainin nila? May galing India. Kung alam natin na yung lugar na yan, ang majority na reliyon dyan ay ahlul kitab, halal sa atin yung corned beef. Pero kung yung corned beef na dumating sa atin ay galing sa bansa na ang majority ay Hindus o majority ay Buddhist, so hindi natin pwede kainin. Kaya dapat chik-chik nyo rin. Hindi puro in-chik na. Ano yung pinakamangha? Ano ba yung mga Hindui? Shanghai. Ano yung what? Siumay? Ay, ano ba yun? Yung mga hang na ano na challenge pa nila? Kung fu? So dapat iningatan din yung mga restaurant, baka paborito nyo. Pero yung mga Peking dito na kainan, eh hindi naman natin masabi yung mga Chinese restaurant talaga yan. Kasi yung magkain nila galing naman dito eh. Pero kung nasa bansa kayo nila, sigurado talagang bawal sa ating kumain sa mga Peking-Peking na yan. Baka mapiki ka. Kaya silang mga kufar mula sa ahlul kitab at mga musyrik na sumasamba maliban sa Allah o walang kapahayagan, yun ang pinakamaliwanag, walang kapahayagan na ipinabas sa kanila, pero mga musyrik pa rin, munfakina at tatatiyahumul bayinan, hindi nila iiwanan ang pagiging kafir nila. Mananatili silang kafir.
mananatili silang sasamba maliban sa Allah hanggat sa dumating sa kanila ang malinaw na katibayan na sila ay mali. Naintindihan? Hindi nila iiwanan. Hanggat sa dumating sa kanila ang napakalinaw na katibayan na sila ay mali. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Sinong darating sa kanila na magpapatunay na sila ang paniniwala nila ay mali? Ang Rasul. Sino yung Rasul diyan? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulun minallah. Yatlu, babasahin niya sa kanila ang katibayan na sila ay mali. Na may matuwid na landas na dapat sundin. Suhufan mutahhara. Ang kapahayagan, ang kasulatan na dalisay, malinis. Ano yung Quran? Babasahin sa kanila ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya subhanallah, ang Quran, nabanggit ko na sa inyo, ang Quran ay tanda na ito ay miracle, himala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam marunong magbasa, hindi. Marunong magsulat, hindi. Kailan siya tinuruan magbasa? Anong edad? 40. Buti nga kayo, ba't marunong na kayo magbasa? Si Propeta Salasalam, 40 pa bago nagsimula. Hindi siya pinanganak na may alam. At hindi tayo pinanganak na may alam. Innamal ilmu bitta'allum. Ang kaalaman ay sinasaliksik. At hindi ka pinapanganak na maalam. Eh kung pinanganak tayo maalam, di sana, di mo kayo tinuturuan ngayon. So, ang miracle ng Quran, si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi siya marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Kaya ang unang utos sa kanya, ano? Iqra. Ang unang-unang utos sa kanya, revelation sa kanya, ay ano? So, ano magpulot natin doon sa iqra? Anong unang utos dapat sa atin? Magbasa, mag-aral. Yung iba, nakabasa ng konti, sikat na ngayon. Matama ba? Mas sikat pa sa nag-aral ng matagal. Eh, ganun talaga katotohanan. Siyempre, magaling sila mag-edit. Magaling sila mag-ano. Yung mga maalam, anong alam nila sa edit-edit na yan? Halangan naman na mag-elixir siya, naka-selfie, di ba? So, ganun talaga. So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ummi illiterate siya, hindi siya marunong magbasa, hindi siya marunong magsulat. Dahil kung marunong siyang magbasa at marunong magsulat, anong sasabihin ng mga kufar? Sa tingin niyo? Hindi totoo ang Quran. Bakit hindi totoo ang Quran? Siya lang gumawa. Di ba? Yan ang miracle. Sabi nila, magaling ka naman. Ang mga Arab, napakagaling nilang magtula. Gagaling nila magbigay ng tula. Pero si Propeta sallallahu alaihi wasallam, magaling ba siya magtula? Hindi nga siya marunong magbasa eh. Nung ibinaba ang Quran, sinong nagsulat? Si Propeta ba? Hindi siya nagsulat. Mayroon siya mga sekretary. Mayroon bang ginawa ang Propeta sallallahu alaihi wasallam siyang utor? Wala. Pati ang hadith, hindi na isulat sa time niya. Kasi hindi siya writer, hindi siya utor, at hindi siya pinanganak na maalam. Kaya ito ang miracle ng Quran, na kapag bigay siya ng talata, aya sa Quran na hindi nila kayang pantayan ng tula. Kahit isang aya na ibigay nila kagaya ng Quran, hindi nila kayang ibigay. Hindi nila kayang ibigay. Kaya, nung kausabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinuntahan siya ng kufar, pinadala sa kanya para bumaliktad. Kasi nagdadawa na siya ng Islam. Nung binasa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung aya sa Quran, hindi nakapagsalita. Sabi niya, bakit anong salita ito na hindi namin alam? Na parang nakakagaan ng puso at hindi ka makasagot. Parang hindi salita ng tao. Yun, sa miracle lang ng Quran. Kundi ako nakakamali si Abu Jahl at si Abu Sufyan, yung mga leader ng Makkah. Yung mga leader ng Makkah, pag madilim na ang gabi, pumupunta sila sa bahay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at nakikinig na Quran. Sumano, nakikinig na Quran. Muslim, hindi. Hindi. Leader pa ng kafir?
Pupunta sa bahay ng propeta para makinig ng Quran sa kalagitnaan ng gabi na alam mo naman noon walang ilaw, tama? Siyempre, hindi ka na makikita dyan. So, walang kikinig sa'yo. Si Abu Sufyan nandun. Hindi alam ni Abu Sufyan, pati si Abu Jahl. Nandun, nakikinig ng Quran. Itong dalawang leader na yan, wala silang idea na may kasama pala siya. Biglang magkita ng bawat isa. Ay, nandito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Hindi ikaw, anong ginagawa mo dito? Nasabi na kailangan, huwag natin bumalik dito kasi pag nakita tayo ng mga kasamahan natin, isipin nila na yung negatibo sa atin. Pagkitingnan dito sa bahay ng propeta. Ay, bahay ni Muhammad. Kasi gustong-gusto nila pakinggan ang Quran. Mga jinn nga, gustong-gusto nila pakinggan ang Quran. Huwag na huwag tayong babalik dito, sabi nung isa sa kanila. Kasi yung pinakalitan ng Makkah yung nandun. Umuwi na sila. Yung isa sa kanila, na pagplanuhan niya bumalik. Yung isa, ganun din. Nakala niya, hindi babalik yung isa. Pagkasunod na gabi, siyempre hindi mo nakikita eh. Nakikinig kasi ang propeta sa Masalam. Siyempre binabasa niya yung mga ayan, yung binabana na una. Kasi may sala na sa time na yan. Pagkakuan na nakita naman yung kasama niya, nandito ka naman. Akala ko ba? Hindi ka, sabi niya, bakit ikaw bumalik ka rin? Para sila nagkasundo na pumunta doon kasi gustong-gusto nilang pakinggan yung ayaw mula sa Quran. Yan yung miracle ng Quran. Tumahanan. Meron isang nag-lecture na isang sinabanggit niya na mayroong babae na mahilig sa music. Napakahilig niya sa music, bisyo. Music, alak. Tapos dumating yung time na parang nagkasakit yung babae. Ngayon, pinang-under nila, pinatunog nila yung Quran. Nung patunog yun ang Quran, sabi niya, ay, yeah, gusto ko music na yan. Sabi niya, gusto ko music na yan. So sabi nila, sige, ituloy-tuloy nila. Sabi niya, ano, music yan, hindi ko maintindihan. So paano nila, hindi maintindihan, pero gustong-gusto nila pakinggan. Kaya sabi ng Allah, alam niya, krillahi, bakit mainul kulub, hindi ba't pag-alala sa Allah, pagbabasa ng Quran, ay nakakapagpagaan sa mga puso. Sabahan na ang Quran, hindi lang gamot sa pananampalataya natin, sa pagiging matuwid natin, gamot sa puso pag binabasa natin ang Quran. Kaya sabi ni Uthman bin Affan, law tahurat kulubukum, masabihat min kalami rabbikum. Kung naging daling sa ilang ang inyong mga puso, hindi mabubusog ang inyong mga puso sa salita ng Allah. Hindi ka mabubusog. Kaya ang mga kufar mula sa Ahlul Kitab at mga musyrik ay hindi nilang iiwanan ang kanilang pagiging kafir hanggang hindi dumating sa kanilang malinaw na katibayan at darating sa kanilang malinaw na katibayan mula sa Allah na ipinadala niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam na babasahin sa kanila ang dalisay na kapahayagan. Ang dalisay na kapahayagan. Fiha kutubun qayyima. Kung saan nandito ang matuwid na mga batas. Matuwid na mga batas. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ at hindi maghihiwa-hiwalay ng paniniwala ang mga Ahlul Kitab. Hindi sila maghihiwa-hiwalay sa kanila. Ano? Ano paghihiwa-hiwalay nila? Ang kanilang paniniwala. إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ maliban kapag dumating na sa kanila ang napakalinaw na katibayan. Meron sa kanilang mag-Muslim, meron sa kanilang mananatiling kafir. Dahil sa pagdating ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at babasahin sa kanila ang malinaw na katibayan na ang tunay na relihiyon ay Islam. So saka sila magbabago, saka sila maghiwa-hiwalay kapag dumating na si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kasi wala namang inutos sa kanila, sabi ng Allah, wa ma umiru. Dahil wala namang inutos sa kanila, illa liya'budullah, maliban sambahin lamang ang Allah. Yan lang ang inutos sa mga kufar, ang sumamba lamang sa Allah. At ito ang mali sa mga dakwa, sa mga da'iya. Pag sila nagsimulang magdakwa, agad-agad titirangin niya yung kafir. Ano bang dapat? Ano bang dapat na iutos natin sa kanila? Tauhid kasi ang sabi, wa ma umiru illa liya'budullah.
مخلصين له الدين حنفاء walang inutos sa kanila kundi sumasabay na mga Allah na nag-iisa lamang at hindi siya magtatambal. Nalalayuan ng shirk. So dapat kapag tayo magdadakwa sa mga kufar, unang-una, ipaliwanag mo ang Islam, ang kagandahan ng Islam at kung sino ang Allah at sino ang dapat na sambahin. Yan ang unahin mo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi mo Muhammad sa kanilang Ahlul Kitab, halika yun. تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Yung iisa lang yung paniwala natin. Halika yun. Ano yun? أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. Huwag kayong sumamba maliban sa Allah. Diyan ka dapat focus. May isang ano nakapagkwento sa akin, isang mga kasama din natin dito sa Riyadh. May isang brother daw na inimbitahan ng born again. Inimbitahan ng born again. At ang nakuha ko na kaalaman doon, ang mga born again daw, hindi magsasalita yan kahit gusto kanilang sagutin, maliban kung may kapahintulutan ng kanilang moderator o leader nila. Yan daw ang mga born again. Organized daw sila. Ibig sabihin, hindi ka pala sa teka lang, minsan na, nag-away na lang. Eh kung naipon sa Luneta, gusto sumagot ng isang Muslim doon. Sabi nung isa, hindi ang sino magtatalo-talo doon, hindi mga Muslim na. Kasi hindi na organisado yung pagsagot. Yung bawat isa, sasagot na. Di ba lilito na yung Kristiyano? So pinatawag yung isang daya para imbitahan, para maiparating sa kanilang Islam. Sila nag-invite. Sila nag-invite. Nung nagsalita na, puro Biblia ang salita niya. Puro mga contradiction. Eh tama naman talaga, di ba? May mga errors sa Bible. Totoo yan. May mga contradiction sa Biblia. At mga patunay sa Biblia kung naiisa lang ang Diyos. Pagkatapos niya magsalita, sabi nung ano nila, leader ng mga born again, inihintay pa naman sana namin na ipaliwanag mo ang kagandahan ng Islam. Pero mula nang magsalita ka hanggang matapos ka, hindi namin nakita, hindi namin narinig ang Islam. Tapos gusto pang makipag-debate. Subhanallah. Unang-una, ipaliwanag natin sa kanilang Islam, iparating natin sa kanila muna ang Islam. Huwag natin siraan. Kung ngayon, siraan na, titirahin pa. Di ba? Totoo yun. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw alladina hamalu la tasubbu alladina yadu'una min dunillahi fayasubbu Allah adwa bighayri ilm. Huwag niyong insultuhin silang mga sumasamba maliban sa Allah. Dahil, iinsultuhin din nila ang Allah ng walang kaalaman. Dahil sa'yo, ina-insulto mo sila, iinsultuhin din nila ang Allah. Ito to yun. Kasi pag nag-insultuhan na kayo, insultuhin din nila ang Allah. Dahil sa kagagawan mo. Kaya dapat magsimula tayo sa tauhid. Naintindihan? Kung babalikan natin ang mga propeta at mga sugo, mayroon ba sa kanilang nagbasa ng Biblia? Mayroon ba sa kanila na binasa ang katibayan nila sa dawa? O pinakamaganda dapat, tauhid? Pakilala mong ano? Sino dapat ang nag-iisang Diyos na dapat? Kung tutuusin mga kapatid, sapat na ang surat to ano? Ikhlas, sa dawa. Sino sa inyo hindi makasalo ng ikhlas? O, hindi lahat kayo daya. Allahu Akbar. Mga daya. Sa ulo yung ikhlas eh. Ang ikhlas, sapat na para sabihin mo sa kafir ang Islam. Kung ayaw niya mag-Muslim, mag-mobility. Bakit kailangan mo pa mga kontradiksyon? Sinabi sa Biblia, sa dyan, sa Mark, sa ano, sa Luke. Ha? Tapos, subahan na lang ngayon, mag-iingat ka na. Baka bawian ka niya. Sinabi sa chapter, patay na. Huwag ka dyan, Bible tayo. Sabi niya, Quran tayo. Maalam na sila ngayon. Kaya huwag kayong mag-anyaya ng debate ngayon. Kasi hindi ka aya-aya ang pakikipag-debate. Kasi mapapasubo ka lang, maalam na sila ngayon. Mayroon sa kanilang pinag-aralan ng Quran, ng tafsir, pero ayaw mag-Muslim. Para saan? Para bumawi sila sa iyo. Kung ikaw pinag-aralan ng Bible, sila pinag-aralan yung Quran. Ikaw, nakafocus ka sa
Bible, wala kang alam sa Quran. Meron pang nagtanong, anong masasabi mo sa Quran Ibn Mas'ud? Ah, hindi totoo yan. Kasi wala siyang alam. Hindi niya alam iba't ibang basa ang Quran. May iba't ibang nagtafsir ng Quran mula sa mga sahaba. Sabi niya, hindi totoo yan. Ah, hindi yun ang nangyari nga nga. Kasi wala siyang alam. Sabi niya, religion mo, hindi mo alam. Pero religion namin, kabisado mo. Pero religion mo, hindi mo kabisado. Dapat, ang unang pag-aralan natin, religion natin. Parating natin sa kanilang Islam. Si Umar bin Khattab, sa panahon ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, malakas ang iman, hindi. Si Umar, napakalakas ng iman. Pati shaitan nga, takot sa kanya. Pati demonyo, pag dumasabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa isang bangin, nandun yung mga demonyo, lilipat sila sa kabila. Kasi sa lakas ng pananampalatay ni Umar. Pero sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, nung basahin niyang Tawrah, hindi yung pinabasa sa kay Umar. Ngayon, maraming alam. Actually, hindi naman natin sila sinisiraan. Pero bakit hindi napufokusan yung dalil? Minsan magdadalil sa Quran, hindi niya babasahin yung ayah. Pati pagbigkas ng ayah, hindi magbigkas na mabuti. Pero pag Bible lang, bilis mag-chapter-chapter, versikulo 40, mga chapter 25, bisikleta din masabi ko. Pero pagdating sa Quran, hindi nila mabigkas-bigkas kasi nga hindi nila finukusan ang Quran. Na ito ang mga paggagabay. Ang Quran ang mga paggagabay, hindi ang Bible. Ang Quran. Hudal linnas. Wabayinati minal huda wal furqan. Ang Quran ang gabay sa mga tao. Pero sa kanila, ang gabay, ang Biblia. Eh kung mapabagsak mo yung kausap mo na sa Bible, sa tingin mo, ganun kalakas yung iman niya? Hindi. Kasi hindi mo dinan sa Quran. Eh. Pero kung ang Quran ang ipinuna mo, pinaliwanag mo sa kanya, mas malakas yung iman niya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَلَا يَنُوتُوا سَعَى لَهُمْ لِسُمَّهُمْ بَلَامًا سَعَى اللَّهُ نَنْ نَكِيسَ لَامًا أُمِيوَ سَفَجَّةً بَلْ سَعَى اللَّهُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَكَتَبُوا اسْمَكِ الْمُسْلِمِ أَنْ سُسُنُودْ إِتَايُوا نِلَا أَنْ سَعَى نَكُوهَا إِتَايُوا نِلَا أَنْ سَعَى كُمْ هَلِمْبَاوَ سَسَبِيهِ سَيُنَا كَافِرٌ Ayaw mag Muslim kasi hindi ko kayang magsala. So nung sagano, sasabihin natin, eh di wag kang mag Muslim. Hindi ko pala kayang magsala eh. Ganun magsasabihin natin? Yun ang iba eh. Kapapasok lang sa Islam. Hindi gigising ang mga laging araw para magpansala. Hindi lang yun. Kapapasok lang sa Islam, agad-agad, tahajud. O di ba? Eh kung nagkataon sa Ramadan, taraway agad. Pag tarawin niya, oh, walang ulaka sa isang gabi. Patay na sabi niya, itong Islam na to. Kapapasok ko lang, daming sala. Hindi, once a week lang ako nagpapray sa Christian. Pagdating dito sa Islam, walong tayo, ang hahaba pa. Kasi paano ba naman, kapapasok lang sa Islam, binreaking mo agad sa kanya yung ano, tarawin. Huwag yung tibibiglain. Ang Islam, gradually ang ano ng Islam. Hindi yung agad-agad na alam niyo ba yung sala bago yung pag-utos ng sala? Nung inutos yung sala, paano nagsasala yung mga sahaba? Lasing! Nalasinggiro! Wala takrabu salata wa antum sukara. Huwag kayong magsala na kayo ay mga lasing. Hindi pa haram ang alak nung sa Makkah. Kailang pinagbawal ang alak? Sa Madina. Pero ang sala, kailang inutos? Sa Makkah. Sa Makkah nagsasala na sila. Pero ang alak, pinagbawal sa? Madina. Ibig sabihin, nagsasala sila. Lasing. Kaya sabi ng Allah, huwag kayong magsala na lasing. So anong ibig sabihin doon? Bawal ang alak, hindi. Hindi pa rin bawal. Huwag lang kayong maglasing na ano, magsasala. E ngayon, bibiglain mo yung ano, bawal sigarilyo, bawal babae, bawal anak. Sabi niya, Ustad, hindi ko kayong mag-Muslim kasi maraming bawal sa Islam. Gaya ng bawal ang babae. Ay, huwag ka naman Muslim, hindi mo kayang iwanan yung babae. Kasi sa Islam, bawal yung alak. Ah, hindi ka pwede mag-Muslim. Kasi kailangan pag nag-Muslim ka, iwasan mo yung alak, iwasan mo yung sigarilyo, iwasan mo to.
Ganun bang da'wa? Hindi. Alam natin na haram lahat yun. Alam natin na haram ang alak. Alam natin na haram ang sigarilyo. Haram ang babae na hindi niya asawa. Si mga disco. Alam natin na haram yun. Pero dapat pangunahin natin yun. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagdawa siya. Anong inuna niya? Tauhid. Sa loob ng 13 taon, nagdawa siya ng tauhid. Hindi nga niya pinagbawalang riba. Hindi pa pinagbawalang alak, sugal, sigarilyo. Subhanallah, hindi pinagbawal. Kasi focus ng propeta. Ito muna, oh. Akida muna, taniman mo muna. Hindi yung, hindi pa nga natataniman eh, ina-harvest mo na. Hindi pa nga hinog ang ano. Hindi pa matibay, sinisira mo na agad. Di ba, ano, paano titibay yun? Diba? Ituin mo muna siya. Kaya pagkatapos nilang mag-Muslim, iutos natin sa kanila ang sala. Paliwanag natin sa kanila agad ang sala. Meron pang nagkwento ng ganyan. May nag-Muslim. Nung mag-Muslim, ang kaya lang niyang, yung nag-embrace sa kanya, ang kaya lang niyang salahan tatlo lang. Tinulungan, di ba may nag-Muslim halimbawa sa akin? Hindi talaga magsala yung ano. Kasi ang sasalahan lang niya, Dhuhr, Asar, saka Maghrib. Hindi niya kaya yung Isha, saka yung Fajr. Hindi yun ang hindi niya kaya. Hindi niya kaya ng Isha kasi siyempre sa atin sa Pilipinas, paagad yung natutulog eh. Tapos yung gabi na yan, partial time yan. Yung Fajr, lalo na yung Fajr. Akala mo walang Muslim sa lugar. No, di ba? Kasi walang tao yung masjid eh. Pero pag Maghrib, ang dami, lalo na pag-iftar. Pag-iftar, napuno-puno yung masjid. Oh, hanggang labas yun. Magalit ang iba pag hindi mo nakiftar. Pagdating ng Fajr, akala mo imam lang tao doon. Walang tao yung masjid pag Fajr. Oo, yun ang nakakalungkot. So sabi nung ano, tatlo lang ang kaya niya sa lahat, tatlo lang. Kasi hindi niya talaga kaya siya at saka Fajr. So sasabihin natin sa kanya agad, kafir? Di ba, ipapakafir rin agad, di ka mapasok lang sa Islam, hindi pa niya alam yung ano. Huwag mo siyang biglain. Ang Islam, huwag mong biglain agad na ano. Isusubo mo agad lahat sa kanya. Ikaw ba naman subuhin agad ng... hindi pa nabalatan? Isang kaldero. Oo, isang kaldero kanin. Kaya paborito mo yung kanin. Pag isang kaldero, isusubo mo sa'yo, ireklamo ka rin, dahan-dahan! Sabi nung ustad, sabi niya, bakit tatlong sala lang? Sako, naituro ko na sa kanya yung tatlong sala. Problema niyo yung dalawa. Paano niya makompleto yun? Kasi tapos sa tatlo. So kayo nang bahala dun sa dalawa. May nag-Muslim na ano, na isang Amerikano. Tuloy lang, kwento dito si Muhammad Al-Arifi. Kilala niyo rin, di ba, yung sikat na lecturer. May nag-Muslim na Amerikano. Eh, alam mo naman ang paniniwala nila. Ay, at saka itong aral ng mga non-Muslims. Hindi sila tuloy. Wala sa aral nilang tuloy, pagtutuloy. Wala talaga sa aral ang pagtutuloy. Nung nag-Muslim, dumating yung Badu. Nung nakatira sa liblib ng lugar na ang napakahigpit sa Islam. Nag-Muslim, ah, siyempre, masaya-masaya sila. Unang-unang tanong, natuloy ka na ba? Yan ang problema. Yung mga ibang mga kapatid natin, pag may nag-Muslim, agad tanong, tuloy na, dalhin na sa hospital to. Sabi ng Amerikano, sa tagal-tagal kong ano, Kristiyano, pag Muslim ko, saka pa ako patuloyin? Kung saan yung kinatatakutan nila? Saka pa gagawin sa kanila sa Islam? Sabi niya, hindi lang ako mag-Muslim kung gano'n. Sabi niya, katagal-tagal ko sa Islam, tapos ngayon tutuloyin ako pag Muslim ko? Siyempre, nagtaka siya kasi agad-agad ba naman? Kabigat-bigat ba naman ang ano? Bibiglayin mo ba naman yung ano niya? Tutuloyin mo agad? Tayo kaya, ang hirap pag-isipan eh, kung ano, mahanda ba tayo? Tapos agad-agad, sasabihin po dali na sa ospital. Siyempre, nakangaya yun. Sabi niya, hindi na mag-Muslim. Sabi niya, Muslim na. Pag hindi ka mag-Muslim, pag lumabas ka sa Islam, mas matindi. Papatayin ka. Sabi niya, anong klaseng religion to? Pag pumasok ka, ganun, taba ba? Pag lalabas ka dito, puro hiwa lahat. Puro kamay. So huwag tayo mahibayit kasi hindi tatanggapin ang Islam. Sabi ng Allah, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Kung ikaw ay napakahigpit, napaka-stricto, anong gagawin nila? Hindi ka nila lalapitan. Yung haram, bawal yan. Meron pang nag-Muslim sa amin. Sabi nung, ano namin,
nakakataas doon. Uy, nanigarilyo yung ano? Nanigarilyo, sabihin mo, haram ang sigarilyo. Sabi ko, di nag-isip tong ano? Kapapasok lang sa Islam, bawalan mo agad ng sigarilyo. Ayaw mo nang lumakas yung iman, wala pang alam eh. Hindi pa nga marunong magsara, sigarilyo agad bawal. Tunahin mong tawhid, dahil ang kasalanan na walang kapatawaran, shit, yung sigarilyo. May kapatawaran, hindi kong iwan yung Islam dahil lang sa sigarilyo, di wala na, tabla. Kung tulutuloy na sana yung gantipala mo, natabla pa dahil sa sigarilyo na. Okay, so pagkatapos sila mag-Muslim, ang isusunod ay utos sa kanila, ang sala. Kaya napakabigat ng sala. Pagkatapos, wayuk to zaka, magbigay ng obligadong kawang gawa. Kung titingnan natin sa Quran, hindi nag-iwalay ang salat zaka. Faitabu akamu salata wa ataw zakata fa ikhwanuku fid din wa akamu salata wa ita'i zaka. So, palaging pinagsasama ng Allah, ganyan kabigat ang zaka. Okay? Wadhalika dinul qayyima, at ito ang reliyon na matuwid. Pananampalataya at paniniwala na matuwid. Pagkatapos dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina kafaru, ulitin ng Allah, min ahli kitab wal musyrikin. Ibig sabihin, lahat ng kufar. Sana mas malawa, kufar o musyrik? Kufar. Ang lahat ng kufar ay musyrik. Pero hindi lahat ng musyrik? Kufar. Tama? Kung kukunin natin yung definition niya, parang ganun. Pero lahat sila ay kufar. Kaya lang, mas malawak ang kahulugan ng kafir. Mas malawak ang kahulugan ng kafir. Kaya katotohan na silang mga kufar, silang mga tumanggi at hindi sumunod mula sa Ahlul Kitab at mga hindi sumasamba, sumasamba sa Allah. Finari jahannam ay mahuhulog sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Khalidina fiha, mananatili siya dito ng pangmatagalan. Ulaika hum sharrul bariya, sila yung pinakamasamang nilikha ng Allah. Kasi pag nalaglag na sa impyerno ng pangmatagalan, pinakamasamang nilikha ng Allah. Bakit? Hindi nila sinamba ang Allah. Kaya kapag hindi mo sinamba ang Allah, ikaw ang pinakamasamang nilikha. Pagkatapos, sinabi ng Allah, innal ladina amanu wa amilu salihat. Sabi ng Allah, katotohanan silang mga nanampalataya at gumawa ng mga hindi dapat maghiwalay ang dalawa na to. Puso at gawa. Naku nga. Ano yung kondisyon ng pagsamba para tanggapin ang ibadah natin? Al-ikhlas. Al-iman. Al-ikhlas. Wa? Al-mutaba'a. Al-amal as-salih. Kaya nga, marami nakakagawa ng bid'ah. Ikhlas pero hindi. Meron namang riya. Mutaba'a pero hindi ikhlas. Kaya dapat, ang mga kapuri-puri at kinakabahinap ng mga tao, sila't mga nanampalataya, pagkatapos ng nanampalataya, anong sumunod? Sinabuhay nila. Innal ladina amanu, nanampalataya sa Allah, sumunod sa Allah, sumunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa amilu salihat, at gumawa sila ng mga mabubuti, wala ikawum khairul bariya, sila yung mga tao na pinakamainam na nilikha ng Allah. Bakit sila pinakamainam na nilikha ng Allah? Anong dahilan? Bakit pinakamainam sila nilikha ng Allah? Kasi sinamba nila ang Allah. Nanampalataya sila sa Allah. Gumawa sila ng mga mabubuti. Pagkatapos silang sumamba sa Allah, pinakamainam sila na nilikha. Anong susunod? Jazauhum inda rabbihim jannatu adn. Ang kanilang ganti pala ano? Ang paraiso. Ha? Yung sila mga kufar, mananatili sila sa impyerno habang buhay. Habang buhay. Subhanallah, habang buhay susunugin. Kaya alhamdulillah, pasalamat kayo. Sino mga balik Islam dito? Musa, Mashallah, Yasin, Ibrahim, Omar, Mashallah. Ay, subhanallah, pasalamat kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil napakalaking gantimpala, napakalaking biyaya sa inyo ng Allah, naging Muslim kayo, kasi kung hindi kayo nag-Muslim, naku, matay na. Matay na, sabi ng Tawso. Ha, salamat. Habang buhay sa impyerno,
ang non-Muslim na mamamatay kung hindi siya magbabalik loob sa napakalaki na habag sa inyo ng Allah. Pinakamalaking biyaya ng Allah ano? Sa lahat ng biyaya ng Allah, babae, pera, ginto, ano pa? Lahat ng biyaya ng Allah. Lahat tatanungin, anong gusto mo? Isang buntok na ginto. Ikaw, isang buong bahay na babae. No. Ikaw, isang bundok na pera. Pero hindi nila alam ang pinakamalaking biyaya ng Allah ay? Ikaw ay Muslim. Nanatili kang Muslim. Ikaw nagbuntan. Ikaw lumabas sa Islam. Nanatili pagiging kafir. Subhanallah, aanin mong pera, aanin mong babae, aanin mong... Mas mainan yung Muslim na miskin. Muslim na kunti lang kumain. Kaysa Muslim na maraming kumain. Muslim na mahirap kaysa sa mayaman na hindi naman Muslim. Ayaw niya kayamanan. Dahil ang hanggan natin ay ang kabilang buhay. Kaya jazauhum inda rabbihim, ang kanilang gantimpala sa kanilang Panginoon ay jannatu adnin tajri, ang paraiso kung saan dumadaloy dito sa ilalim niya ang batis. Ibig sabihin, alam niyo ba yung ano? Yung transparent na ano? Na glass, nakikita mo sa ilalim mo yung alawa. Subhanallah, ang sarap, no? Sino bang may bahay na ganun dyan? Bisita naman tayo. Ang movie na nakita sa Facebook. Sa mga patalas ng commercial. Sa mga commercial lang. At, kaya tinawag na dyan na ang paraiso. Kaya isa sa tawag na dyan na sa paraiso kasi hindi makita ang loob. Anong dahilan? Bakit hindi makita ang loob? Sino makasagot? Dahil madilim. Bakit hindi makita ang loob ng paraiso? Galing sa jin. Ano yung ibig sabihin ng jin? Nakikita hindi? Hindi nakikita ang jin. Kaya tinawag na jin. Ang majinun. Kasi hindi nakikita ang utak niya. Nagsara. Jan na. Kasi hindi rin makita. Hindi makita ang paraiso sa dami ng prutas. Paano lang? Lahat ng prutas na hindi pa natin natikman. Nako, patay na talaga doon sa ikman. Kakain tayo ng unlimited fruits. Kutufuha dahil niya. Ha? Kutufuha dahil niya sa Surat Al-Haqqah. Hindi mo na kailangan makiyat. Kundi, kusang lalapit sa iyo ang yung bunga. Isusubo sa iyo yung ano, durian. Isusubo niya sa iyo yung durian. Pero sa kabilang buhay yun, ha? Sa paraiso yun. Dito sa mundo, huwag kang umasa na susubo sa durian. Huwag kang mamatay ka. Khalidina fiha abada. Mananatili sila sa paraiso habang buhay. Subhanallah. Inshallah, maamin. Papasukin naman tayo ng Allah sa paraiso at manatili tayo din habang buhay. At naway hindi na tayo dumaan pa sa impyerno. Radiyallahu anhum wa radu an, sila yung mga tao na kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkalugod. Dhalika liman khashiya rabba, sila yung mga tao na ano, iniwasan nila ang lahat ng mga ipinagbawal at sinunod nila lahat ng kautusan dahil sa takot nila sa Allah. So yan ang gantipala at yan ang kabuhay ng suratu Al-Bayyinah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.